give you an update of this project. Still transition. Mubong niya, guys. So, yeah, tingnan natin. Rotate the camera. So, yan, bali, tatlong post nila ang bubuhusan nila. So, dito, ito, siya. Center, king post, center post. Consists of 12 mm steel bars with 9 mm ring. So, yan, design. Ito, nagkaroon ng reinforcement. Ibinend yung base ng poste. Kasi misaligned siya doon sa dalawang poste. Kailangan kasi eskwalado. Hindi siya na-eskwala. Okay. Yan na lang ang remedyo doon. Ito, center post. Apat, then dalawang 12 mm steel bars with 10 mm ring. So, yan ang ito. Sa front, okay na. Tapos na, nabuhos na. Beam na lang ang kulang. Bali, ang design nito is steel trusses with concrete gutter. So, concrete gutter, steel truss, yeah, color roof pang buo. Okay, so far okay naman. Okay naman. Hindi maiwasan na. Yan, may tie beam siya. Designed. Lalagay ng tie beam. Kasi dumping ito, dumping, marambot ang lupa. Kailangan hindi bumagsak ang footing. Supported by tie beam. So, ganun din para hindi ito magilid kung sakaling abuti ng malakas na bagyo o lindol. Yun ang purpose ng tie beam. Ayan na siya. Ang dami ko plumber na nagagamit. Ingat-ingat lang sa mga nakasuling pago. Mga trabaho, mahirap na. So, ayan. Ayan lang muna, guys. Until the next video. Kita niyo ito sa YouTube channel. Makikita niyo sila sa sa YouTube channel ko, okay? Depth of foundation is 1.5 meters, guys, and 1 meter yung size ng footing. Medyo off-centered. Medyo off-centered siya. So, yeah. Mahirap sa dumping yung lupa, magilid kasi. Okay, wala na. By the way, 1.5 meters ang setback natin. The distance of post to pins is 1.5 meters. Yan ang setback, okay na yan para naman may access yung hangin kahit nagaray. Saka hindi na re-reklamo yung katipahan. So yan. Post to pins distance 1.5 meters. Okay. Okay, enough for this.